Barbie. You're letting Barbie stay? Oh. I can't believe you. Pagkatapos na nangyari kay Amber. Ilang beses mong sasabihin sa'yo, aksidente nga yung nangyari, di ba? So you're taking their side over Amber? Really? Makakatulong? Hindi sila makakatulong. So ano sila? May-ari nitong bahay? Katrina, yung mga taong yan nagmamalasakit sa anak natin. Katuwang sa pagpapalaki sa kanila. Kaya kung ako sa'yo, aayusin ko yung relasyon ko sa kanila dahil pinagkakatiwala natin yung mga anak natin sa kanila. Hindi mo ba naisip na sila yung magulang habang wala tayo? You're always taking their side. Kaya wala akong boses sa bahay na to eh. Hindi sa wala kang boses, pero pagdating sa bahay na to at sa mga nakatira dito, ako ang magdedesisyon. Ako ang nagpapasweldo kay Barbie. I can fire her. Ginawa mo na. But you hired her back! Karapatan ko yun. Huwag kang mag-alala, ako na magbabayad sa sweldo niya from now on. Ambay talaga ni Sir Michael, ano? Ay, ate, oo naman! Kumpara doon sa una nating amo, ay nako, guy, malayong malayo! Alam niyo, hindi pa rin ako makapaniwala na pinigilan at niyakap ako ni Sir Mikey. Naku, nakakainis ko! Excuse you, Barbie, no? Ikaw kaya yung yumakap? Alam mo, Barbie, siguro kung nakita ka ni Miss Katrina nang yayakap-yakap kay Sir Michael, hilampas ka nun sa gate. Sana nga ginawa na lang niya. Talaga, talaga. Tingilan nyo na, baka ano pong mabato nyo. Sama natin si Chubbs kumain na lang. Uy! Benji naman! Ano, naligo naman ako. Nainita na ako eh. Ah. Nainit. Nainit. Chubbs. Benji, naligo ka? Oo naman. Be... Ano ba, mami? Benji naman. Mik-mik. Pwede ba tayo mag-usap? Ano po yan, tita? Sabi sa akin ni Michael, hindi na daw niya paaalisin si Barbie. Alam ko, isa ka sa mga nagtanggol kay Barbie, kay Michael. Siguro nga tama ka. Tsaka si Ruth, hindi ko alam. Ang alam ko lang, nag-aalala ko kay Amber. Don't worry, hindi ako galit. Malungkot lang ako kasi akala ko friends na tayo. Enough para sabihin mo sa akin kung may mali sa ginawa ko. Next time, just tell me, okay? Huwag kang mailang or matakot sa akin. Diba nga sabi ng daddy mo, dapat team tayo. Ruth. Uy, Ruth. Lola. May tinaramdam ka ba? Wala naman ho. Ba't niyo na itanong? Eh, kasi parang may mabigat kang dinadala.
Wala naman ho, Lola. Itong si Benji lang eh. Nanggigigil ako eh. At saka, ito ang mga nakalang araw. Madalas ho mainit yung pakiramdam ko eh. Ako yun nga ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Eh, kawawa naman yung pobre. Di alam ko saan inilalagay yung sarili niya. Hindi ko maintindihan. Maamoy ko lang ho si Benji, naiinis talaga ako. Ngayon ko lang ho talaga nalaman, na-realize ko, napakabaho niyang taong yan. Ano ba? Ang bango kaya ni Benji? Hindi ko alam, Lola. Hindi ko alam. Ako, ikaw talaga, ha? Dahil mo pa ang naglilihi dyan sa kasungitan mo sa kanya. Mik, gusto mo ba samahan kita bumili ng school uniforms? Hindi po. Kasya na po sa akin yung dati kong panda. Well, si Mommy, she always buys us new uniforms para mas motivate kami mag-aral na mabuti ni Britney. Right, Mommy? Okay naman yun. Pero Amber, siguro mas magandang motivation sa pag-aaral eh yung matuto, makatapos, para maabot niyo yung mga pangarap niyo. Isa pa, tingin ko hindi rin magandang nasasanay kayo ng bilin ng bilin ng kahit anong gusto. Dapat matuto rin tayo magtipid. Well, let's see kung kasya pa. Kung okay pa, we don't have to buy. May point naman si Mikmik. Barbie, why don't you check that? Sige po, Miss Kay. Uniform mo. Oh, mukhang maikli na to ah. Wala pong problema, Tay. Tinatastas lang po to. Para humaba. Ganun po yung ginagawa ni Bunso kapag malapit na yung pasukan. Po ah, tatanggalin ko lang po to sa hangin. Hindi. Tulungan kita. Kaya niyo po? Bakit? Gugupitin lang naman yung sinulod, di ba? Kayang-kaya ko ito. Gusto mo, paunahan pa tayo eh. May premyo kahit anong gusto mo. Talaga po, yung gusto ko pong premyo yung ihatid niyo po ako sa unang pasok ko sa school. Pwede po? Nak, matalo-manalo ihatid talaga kita sa school. Kamagalala. Promise? Promise? Idikit mo pa. Oh, teka, dinidistract mo ako eh. Game na. Kunin mo pa yung ibang palda mo para matastas na rin natin. Tay, ito na po yun. Nak, hindi pwedeng isa lang. Hay, Tay! Simula nung pumasok ako sa eskwelahan, isang palda lang lagi na pagkakasya ko. Dahil ba wala kayong pambili ni Bunso? Opo. Tsaka po, di ba sabi niyo, huwag bilin ang gusto. Oo nga, eh pero anong karuktong nun? Huwag bilhin ang bili ko, hindi naman kailangan. Eh, hindi ko naman po kailangan na maraming paldi. Nak, hindi naman marami yung dalawa o tatlo. Lalo na ngayon, tag-ulan, di ba? O siyempre, mababasa ka ng ulan. Tapos, kung kukwentahin mo, mas makakatipid ka pa kung may kasalitan to. Di ba? Mahalang sabon. Tapos, laba tayo ng laba. Mas mabilis maluluma to. Mik, makinig ka. Wala namang masama sa pagtitipid. Pero ang tinitipid ay yung luho. Okay? Hindi dapat tinitipid ang pangangailangan. Tandaan mo yan. O paano? Game na? Ready? Get set? Go! Go! Tapos na! Giri lang. Okay. 1, 2, 3, game!
Ruth, ano na, anak? Ipangako mo sa akin, Mikmik, ha? Wala kang pagsasabihan nito. Ipangako mo. Bakit po? Kahit kay Tito Benji? Kahit kay Tito Benji. Huwag mo sasabihin, ha? Ako nalang bahala magsabi sa kanya, okay? Ipangako mo. I-promise mo. Promise. 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 Pangako, Mikmik, ha? Pangako. Pangako mo yan. Wala kang pagsasabihan. Naintindihan? Naintindihan mo? Naintindihan mo? Opo, opo. Sige. Maglalaro na po ako. Magugas na po kayo ng kamay. Jesus naman. Ruth, bakit ayaw mo na? Ayaw mo paalam kay Benji? Eh, tiyak na matutuwa yun. Lola, kasi natatakot po ako. At saan ka naman natatakot? Alam niyo naman ho yun si Benji, hindi ho ba? Masyado siyang protective. Eh, pag nalaman niya ho na nabuntis ako, eh, baka ho iuwi ako sa probinsya. Hindi ko pwedeng iwanan si Mikmik. Andito si Catherine at si Amber. Ano ka ba? Nandito kami. Ako, hindi naman kami papayag ni Michael na may mangyari kay Mikmik. Yun nga ho yun, Lola. Eh, hindi ko naman ho iniluwal si Mikmik, pero hindi ko maintindihan eh. May kutubo ako. Masama ho yung kutub ko na baka ho may mangyaring hindi maganda. Hindi ko maintindihan kay Katrina, kay Divina, kay Michael. Hindi ko ho alam. Eh, baka naman. Yan yung baby. Gumagalaw-galaw. Sige, tumatawa ka. Uy! Ruth, Lola Esther, sali niyo naman kami dyan. Oo, sali niyo kami. Marunong din kami tumawa. Sige, 1, 2, 3. Sige. Ano na, dahan-dahan lang, hindi ka maubusan. Uy, Mikmik, huwag mo ako ubusan, ha? Oo nga pala, kamusta yung mga kailangan niyo sa school? Kumpleto na ba? Yes, Daddy. Nakapag-recycle na nga po ako ng 3 notebooks, eh. Me too. Mikmik, help me recycle 5 notebooks. Ang galing naman. Mikmik, ikaw. May kailangan ka pa ba sa school? Hindi ka nagsasalita kanina pa. May problema ka ba? Wala po. Eh ba? Oh, wala ka naman sakit. Mikmik? May sekreto ka, no? Naku, sabihin mo na. Sige na, hindi ako titigil. Buntis po kasi si Tita Ruth. Eh,
ayaw po niya sabihin kay Tito Benji eh. Tsaka nag-promise po ako. Tsaka huwag niyo po sabihin na kasi baka, baka ma-stress po si Tita Ruth. Eh, bawal pa naman po mag-alit sa buntis. Michael, alis na ba tayo? May pag-uusapan pa kayo. Alis na tayo. Alis na tayo. Sige. Okay. Bye, Mick. Ayaw po sabihin. Bakit mo kasi sinabi sa akin? Eh, kasi ikaw pinipilit mo eh. Sige, alis na kami. Plano ko sana ilabas kayong tatlo. With Nick-Nick? Yeah. Alam ko ayaw niya ng daddy mo na bumili ng school uniform. But I'm thinking may iba ka pa naman sigurong kailangan like bag or shoes or other school supplies. Pero kompleto naman na po lahat ng gamit ko. Tsaka... pwede pa naman po yung dati. Well, then, mamasyal na lang tayong tatlo. Bonding time with your sisters. Sa akin na lang po kasi sinabi ko po kay Tita Ruth na sasamahan ko po siya ngayong araw. Excuse me lang po, tulungan ko lang po si Tita Ruth. Pina-ready din ako. Kit. Ato, bone. Box. Ay! Tita Ruth! Nay! Ako na po dyan, Tita Ruth. Ay, hindi na, Mik-Mik. Maglaro ka na lang dun kasama nila, Joseph, po. Mukhang maganda yung nilalaro nila. Nakakatalino. Anak, galingan mo dyan. Galingan mo. Para... Oo, Nay. Ha? Ito na nga, ginagalingan ko na. Nay, pag ako talaga naging the best in math, huyo kayo lahat sa akin. Ay, nako. Magaling... Anak, pag nangyari yan, magpapapiesta si Nanay. Malaking-malaking party. Ah, Tita Ruth, ako na po dyan. Ha? Magpahinga na lang ay, po kayo. Sige na po, Tita Ruth. Nick? Ako na po dito. Doon na po muna kayo. Magpahinga na po. Hoy, Mik-Mik! Huwag kang humadaya! Mayalamang na ako dito! Pero, kasi kaya ako talagang tulungan si Tita Ruth. Hoy, Mik-Mik! Hindi ka nga dito! Hindi ka. Parang napapansin ko eh. Binabantayan mo si Nanay. Oo nga. You said no kay Mommy para sa man si Tita Ruth. Why? Why nga? Ano ba? Ano-ano? No secret sa Mick Bridjo, right? Oo nga. Ano nga? Quiet lang kayo. Secret lang natin to. Sige. Ano? Ano kasi... Layo kayo, ha? Buntis si Tita Ruth. Ha? Buntis? As in, magkaka-baby siya? Oh, quiet ka lang. Hoy, Joseph! Ano nangyayari sa'yo? Magiging kuya na ako. Magiging kuya na ako. Magiging kuya na ako. Quiet ka! Thank you, Anna. Hi. Mm-hmm. Sir James, may kailangan po kayo? I'm just checking kung suot mo yung sapatos na binili mo sa akin. I'm kinda disappointed, Anna. Sir, nag-aantay pa po kasi ako ng espesyal na okasyon. Sabi mo yan, ha? Nasaan ko yan.
Wait, Jose, huwag mo nang sabihin sa kanila. Baka magalit si Tita Ruth. Kailangan ko sabihin sa kanila para alam nila na hindi masistress si Nanay. Sandali, para ako yung nang-stress sa inyo. Ba't anong meron? Bakit di pwedeng ma-stress si Tita Ruth, ha? Kasi bakit? May pinagdadaanan ba si Ruth? May sakit ba si Ruth? Alam ko na, ha? Ito yung kaka-LQ nila ni Benji. Alam mo, yung tatay mo na yan, naku, malilintikan yan sa akin. Buntis si Nanay! Buntis? Ano ba po kayo? Kasi ayaw po ni Tita Ruth na malaman ni Tito Benji yun, eh. Miknik! Lola! Lola, di ko po binali yung promise natin. Di ba po yung promise ko, hindi ko po sasabihin kay Tito Benji. Eh, wala naman po si Tito Benji dito. Wala. O siya, sige ha. Ngayon na alam na nating lahat, kailangan magtulong-tulong tayo para alagaan si Ruth, ha? Dapat hindi natin siya pagbubuhati ng mabigat o kaya mapagod man lang. Promise. Ay, of course naman, Lola Esther! Ngayon pa lang, magpapakaninang na ako, ha? Close ata kami ni Ruth. Diba nga, naalala niyo, nung umalis ako nung isang araw, umiyak tay! O, alam niyo na kung sino'ng favorite! Diba? Ako ng kamay mo? Eh, galing ko siya rin. Tapos, alam mo, kaya umiyak si Ruth, buntis. Hindi dahil favorite ka. Emotional kasi. Ako! Pwede rin po ba ako maging ninang? Gusto ko rin po maging godmother. Pwede ka! Smasa! Ay, Ivina, hindi pwedeng hindi ka iinom ng gamot. I don't trust that man! Kailangan mo uminom ng gamot, Ivina. Pwes, bilhan mo ako ulit. Give it to me, at ako na magpapainom sa sarili ko. Ivina! Ante, I can't help it! Get more candidates para pumalit sa kanya. You know me, Nante. My instincts are always right. I can sense when something is wrong. I know when someone is out to kill me. Madam, time na po ulit. Napalitan niyo na? Yes. And we made sure na similar ang itsura sa regular medication ni Divina. She won't know the difference. And you're sure effective? Unti-unti nitong papatayin ang puso niya. Nang hindi niya namamalayan. No trace at all. Good.